Yonalin, meron po kayong pinasa sa amin na video na kung saan may mga pahayag itong suspect na si Leobert. Sino ba nag-interview doon? Nakita ko doon sa video, maraming mga tao nandoon. Sino-sino nandoon? Nandun ba kayo? Kasama ba kayo doon, Ma'am Jonalyn? Sir, wala po ako doon, pero nandun po yung family namin, si Jocelyn po, tsaka si Mama, nandun po, sir, nung time na yon. Pwede nyo bang maipaliwanag, magpiplay ako ng ilang parte ng video, and then ipaliwanag nyo po sa amin kung anong mga sinasabi niya, kasi yung iba hindi ko maintindihan. Pina-review ko rin sa mga abogado namin, medyo malabo. Although clear yung mga sinasabi, kaya lang may at times hindi masyado maintindihan kung ano yung mensahe, anong gusto niya ipalabas, anong gusto niya isabihin. Let's play the video muna. Ito. Kasama yan siya. Relax lang. Kami, nag-ano rin kami. Relax lang. Yun na naman ito. Basta pagdating doon, nandun na lang yun. Yung mga buto. Hindi na lang yung ilaw ito. Tutulungan ka namin. Jocelyn, mahaba yun. Mahigit kalahating oras. Pero pinili namin yung mga maiksing version na direct to the point. Pakipaliwanag sa amin, bakit nyo siya na-interview? At alam niya ba na siya ay ini-interview ninyo? Yes po. Okay, at bakit po siya nagpa-interview? Ano ra po yung dahilan niya? Ay, nag-request po kasi siya na kung pwede daw po makausap yung buong family. Okay. Then po, sa side po ng family niya, hindi po nakarating kasi nga po may inaasikasong papel regarding nga po sa kaso niya. Then po, ang naging ano, kami po yung mga kasama, pamilya, ako, isa ako sa nakasama po, naghingi po siya ng tulong. Hindi ko po siya actually makausap ng una ng maayos. Nanginginig po siya, para siyang trauma, ganun. Tapos nasabi niya, hihingi daw, itulungan daw namin siya, humihingi siya ng tulong. Then sabi niya, unang gabi na pagpasok niya sa kulungan is sinasaktan na daw siya, tinutorture na siya, pilit na pinapaamin. Yun nga daw po ka Ate Jovelyn, sabi niya sinasaktan siya, inuumpog, sinisipa, yun po yung sinasabi niya. At hindi ko po linawan yung iba niya, sinasabi talaga pong nanginginig siya. Tinatanong po namin kung sino yung nasa likod noon ng pananakit sa kanya. Sabi niya, ano daw po, nagtatalakbong na daw po siya ng jacket niya. Hindi niya na daw po ano kung sino. Tapos sabi niya marami. Sabi ko, nandito ba sa station na to? Sa kulungan mo, dito ba nakan? Sabi niya, hindi daw po, wala daw po. Duminsan lang daw po pumunta doon, yung isa doon. Hindi doon naka-duty. So, pilit ko siyang tinatanong yun. Sir, pwede ko bang banggitin yung isa pong pangalan na sinasabi niyang kasabwat daw po doon sa pag-torture sa kanya? Okay, sige po. Kung ano po yung sinabi niya doon po sa interview ninyo sa kanya, sige po. Yun nga daw po, si Sir Ligad, yung isa sa mga nagdidikta sa kanya na aminin yung nangyari kay Ate Jubilee na hindi naman daw siya yung gumawa. Sabi niya, wala siyang kinalaman. Sino po itong si Ligad, ma'am? Sir, si Ligad po ay isang city information officer po dito sa Puerto Princesa. Siya rin po ang head ng anti-crime. So, si Ligad po ang nananakit sa kanya, ayon sa kanya? Sinabi niya po doon, sir, na si Sir Ligad po ang nagturo sa kanya na yung sa regarding po doon sa buto. Okay. Si Sir Ligad po ang nagturo ng kanyang mga sasabihin, maging sa alahas po na natagpuan doon sa bahay ni Leobert na pinsan po namin. Sinabi niya doon na si Ligad nga po yung may pakana noon. Tapos may isa pa siyang kasama din po. So anong gusto niyang palabasin dito, Jocelyn, base doon sa pag-interview sa kanya? Tinatakot daw po siya na aminin yung ganun niya na hindi niya naman ginagawa. Parang ano po, tinatakot siya na sabihin niya na lang ngayon. Tapos yung pamilya niya po, laging inaano, sabi niya, kapag hindi mo sinabi to, iaano ko yung pamilya mo. So parang pinapalitaw niya na hindi ho siya may kagagawan sa krimen, meron po siyang ginawang pag-amin. Yes po, yun nga po, umamin din po siya sa amin na tinatakot daw po siya kasi nga po sinasabi sa kanya, once na hindi ka umamin sa harap ng maraming tao, na sa media, na tinatakot siya na pag hindi ka umamin, na ano yung pamilya mo, papatayin ko isa sa pamilya mo, sino bang gusto mo? Sabi niya, sino bang gusto mo? Yung mama mo, yung papa mo, o isa sa mga kapatid po? Yun po yung sinasabi sa kanya. Kasi originally, inamin niya na siya may kagawin sa krimen. Ngayon, ang pinapalabas niya ay
siya ay napag-utusan lang, tinatakot lang, kaya inako niya yung krimen. Ganun ba yun? Opo, tinutorture siya sa loob. Meron ba kayong nakitang mga bakas na yes, mga po. Pasa sa katawan niya? Yes po, sa katunayan meron po mga litrato din na pinicturan ko po yung mga pasa. And then po yung kamay niya is namamaga. Yung tuhod niya, halatang sariwang-sariwa po yung pasa niya, yung lieg niya po, ganun po.